sa likod nito. Alam naman natin na ang nagpapatakbo ng lahat ng ito ay si Joma Siso. Ay haharap sa buong mundo at sasabihin muli natin, magsisigaw natin sa kanilang lahat. Ako ay Pilipino, taas na sa bansang Pilipinas. Maraming ebidensya nagpapatutuo at nagpapatunay na maraming nilabag na karapatan pang tao ang mga party list sa likod nito. Alam naman natin na ang nagpapatakbo ng lahat ng ito ay si Joma Siso. Nakakalungkot lang isipin sa nakarang halalan, marami na naman po na brainwash na kabataan. Ito yung mga tinatawag na new blood. Ang kinakatakot natin, ito na naman ay mga pagmumula ng iba't ibang rally, kasinungalingan. Alam mo naman natin ang dulog ng mga ganitong recruitment. Gusto nilang mabagsakin ang gobyerno. Kung tatandaan natin, wala naman silang gobyerno kinusunod. Mula sa itong rally na tumabayan ay laban po ito sa mga makaliwang grupo, sa mga populis na mga nasa ito ay nasabi nila na walang may tutulong na kapatid antay sa mga lipunan. Ginagamit nila ang mga isyu ito upang magtayo ng gobyerno. Gobyerno ng komunista. Kaya malinaw naman sa atin at sa lahat na itong mga komunista ito, itong mga kapag na ito ay pinapatakbo ni Jose Maria Siso. Nakakalungkot lang isipin, marami pa rin ang na-recruit at marami pa rin ang bumoto sa mga party list na ito. Sa kabila ng lantas na ang mga ebidensya. Kaya inihiling natin sa mga commissioner at sa kanyang chairmanship ng COMELEC na idilist na po ang mga party list na nasabi. Ang kabataan party list, ang anak pawis party list, bayan muna party list, ang teacher party list, at ang Gabriela party list. Muli, nagpapasalamat kami na naihiyak namin ang aming saloobin. Sana makita nila na ang mga bunga ng ginawa nila ay hindi magdulot ng kapahamakan sa bansang Pilipinas. Maraming salamat po. Mga ideolohiyang ito ay sila ngayon ay mga democratic country na katulad ng China at Russia. Nasaan ba sila ngayon? Kaya nakakapagtaka lang, ginagamit ng literato ng mga CPP, NPA, NDF ang mga issues concerned ng mga mamamayan para magtayo at itatag yung gobyerno ng komunista upang kumuha sila sa poder. Ang totoo namang layunin nila ay kunin ang poder ng gobyerno at itatag yung gobyerno ng komunista. Yes. Sabihin ko, hindi mangyayari yun eh. Kasi yung differences natin, hindi naman magkakapantay-pantay eh. Kaya napaka-imposible. Ngayon, iniunti-unti tayo, ginagamit yung issues and concern para itayo yung gobyerno nila. Itong nakarang administrasyon, si President Duterte, hayagan at ibinuka niya yung administrasyon niya upang tanggapin yung lahat ng issues. Katunayan po, pinaupo po sila sa mga basic major agencies ng ating gobyerno para tingnan natin kung totoo at lehitimo ba yung mga issues and concern na pinaglalaban nila. Katunayan po, pinaupo sila sa DSWD at ilang mga major agency. Hindi nga humawak, actually yung mga tao ni
ating Pangulong Duterte na dapat niyang ilatagan. Hindi niya po inuna, ang inuna niya po yung mga nasa pulutburo ng ano nila ng asosasyon. Pero ano pong nangyari? Sa huli, tinakwil din nila si Duterte dahil malinaw naman talaga ang totoong layunin ng grupo ito ay magtatag at gobyerno ng komunista. Yun lang po. Sir, question sir. Sir, nung panahon ni dating Pangulong Aquino, Corazon Aquino, di ba nakakulong na yun si Juma Sison nung panahon ni Marcos? Opo. Sir, kung hindi pinakawalan yun si Juma Sison, naniwala ka bang wala ng komunista nga sana ngayon dito sa atin? Kung nakulong pa rin si Juma Sison. Yung problema kasi sa komunista, hindi lang naman nagaan niya sa isang tao. Yung kaisipan kasi na yung ideolohiya na itatag yung gobyerno ng classic society. Sir, konting ano lang, info lang sir kung anong ginagawa natin dito sa Ikamuros. Ayun po, nandito po kami ngayon sa Ikamuros upang pagpahayag ng saloobin ng aming organisasyon mula sa iba't ibang organisasyon, yung Peresum na Philippines at saka yung Alliance ng Pagkabayan. Ugatin lang natin sa nagmula yung Peresum na Philippines. Ito ay nabuo sa mga magulang na kanilang mga anak ay sa mga eskwelahan. Sama-sama yung mga magulang upang itaklil yung mga ginagawang pagre-recruit sa mga eskwelahan. Alam naman natin na isa sa mga miyembro ng Parents of the Philippines si Lucena, si Mrs. Lucena, na kung saan yung anak niya ay nirecruit sa FPU sa edad na 16 years old. At ito ay labag sa ating constitution na minor age. At that time, si Mrs. Lucena ay tumulog sa NBI at nagkaroon ng public hearing sa Senado. At doon nagsimula at doon nabuo yung pagsasama-sama ng mga magulang at dito nabuo yung League Parents of the Philippines. Ang sinasabi natin itong nakaraang halalan, nalulungkot kaming sabihin at may nakapasok na naman na komunistang grupo, ito yung Kabataan Party na na-brainwash yung mga murang kaibigan ng bata. At nakapasok din na naman po yung Gabriela at yung Pobensa. Basta tatlo silang nakapasok. Dahil sa aming walang kumpay na pag-isko, yung bayan muna yung na nakapasok na nagtaga talaga yung kulay nila. Matuto lang po ang tingin namin dito sa grupo ng, tawagin na natin sila sa Communist Terrorist Group. Kasi kung titingnan naman natin, nagsanga-sanga ng asosasyon at organization. Nagtayo batay dun sa gusto nilang tayuan bawat sektor. Kaya kung titingnan natin sa sektor ng kabataan, may tinatag silang kabataan at meron silang above ground at saka underground. Na kung saan yung above ground, nag-o-organize sa mga eskwelahan at yung pabrika. At yung UG naman, ito yung nagpapatakbo talaga ng organization. Nakakalungkot lang isipin, lantad na ito sa kalahatan. Pero hindi nakikita ng karamihan na ang bungang na idududot ito lang sa kabataan. Yung mga kabataan na umaasa yung nanay nila na pagkatapos ng 4 taon o 5 taon ay makakapagtapos at makakakuha ng magandang hanap buhay. Ang nakakalungkot isipin, karamihan dito ay napapasama sa mga encounters sa kabunduan. Kaya ito yung aming lubos na kinalulungkot at gusto namin i-expose ng ganitong kalagayan. Kaya sana dahil sa pagsulpot na naman ng panalo ng kabataan party list, nangangamba kami sa mga kabataan na bawat eskwelahan na naman ay dadami ang ma-convert into communist idea na kung saan yung communist idea ay tinakwil na to ng mga nagsulong mismo nung original na sulong itong mga ideolohiyan ito at estepang ito. Kung matatandaan natin, ang Russia, asa na siya po ngayon, di ba, dati USSR, naging Russia, nagkahiwa-hiwalay na. At yung China, di ba, nasa capitalist world na. Nakakapagtaka lang, na kung mismo yung mga, nagsulong, o uli na lang nagsulong ng ganitong kaisipan, ay tinakwila yung ganitong ideolohiya. Tayong nag-adapt lang ay, niyayakap natin hanggang dulo. At maraming napapahamak na mamamayan ang kabataan. Kaya ito yung aming panawagan na ipinis na po sa booster ng party list. Ang mga nasa aming party list, kahit ito po ay nanalo, dahil sinasabi nga natin, bago pa man sila tumakbo, sila ay tinakuha na natin.
sadama sa ating konstitusyon na kapag ang organisasyon mo ay pinilabag sa konstitusyon, marapat lamang na gawa'y patawan ng kaparusahan batay sa iyong nagawang kasalan. Yun po, kaya kami narito para magmanawagan kami sa mga commissioner at sa chairman na itilista po yung nanalong tatlong party list, yung Kabataan party list, yung Gabriela party list, at saka yung Active chair. So, minsan nakakalungkot, nagagamit yung mga eskwelahan, lalo na yung mga higit na ano, sa university nga, University of the Philippines nga, nakakapag-rally ng legal yung mga higit na yung organization ng mga komunista. Pero kami legitimong magulang, hindi kami makatungkot. Mismo dun sa mukha na ng eskwela ng pamantasan. Ang may nakakalungkot isipin, ito ay funded ng government, pero kami mismo magulang na nagtitinday ng tax para magkaroon ng pondo ang eskwelang ito. Ay hindi naman lang kami makatapak mismo sa front nung ano ng kanilang eskwelahan, pero itong mga organisasyong sinabi ay hindi mo nag-oorganisa mismo sa loob ng eskwelahan at legal na nakakapagpayad ng kanilang mga panawagan. May mga tarpuling pa nga sila na kami ay pinagbabawal na pumasok ng University of the Philippines. Yun ang nakakalungkot na katotohanan. Meron pa bang susunod?